Isang maulang gabi sa inyo mga kababayan. Hindi ako kilala ng maalamat na vlogger na si Kong TV, pero pag tinapos mo ang video na to, malalaman mo ang kaugnayan ko sa kanya. Naririto ako upang ikwento sa inyo ang alamat ng buhay ni Kong TV. Who's that? Who is that? Who's that? Lolo Ray? Sisimulan natin ang kwentong ito sa nagdaang buhay ni Kong. Isa siyang magiting na sundalo ng panahon ng Hapon. Pinaglaban niya ang kasarinlan ng Pilipinas hanggang sa abot ng kanya makakaya. Nakakatuwa naman at nakamtan din ng Pilipinas ang kalayaang minimiti nito mula sa kamay ng mga Hapon. Ipapakita natin sa susunod na larawan ang paggawad ng award sa kanya. Nang matapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, kinilala hindi lamang ng Republika ng Pilipinas ang katapangan ni Kong, kundi maging ng Republika ng mga Hapon. Kung mapapansin ninyo, ang kanyang katabi ay isang Hapon. Hangang-hanga sila sa kanyang gilas at tapang. Sumakabilang buhay siya sa hindi alam na kadahilanan, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang istorya. A few moments later, muling isinilang si Kong na mayroong bagong misyon. Ang misyon na to ay matutuklasan niya pa lamang matapos pagdaanan ng iba't ibang mga bagay upang matuto at palakasin at paghusayin ang kanyang kasanayan. Kong at pinasok niya ang larangan ng pagiging isang kargador. Ngunit sa kakabuhat ay kinakabag na siya at naisip niyang maghanap ng ibang profesyon. Naging karpintero siya dahil siya ay skilled. Ngunit dahil babad siya sa init ng araw ay naging mainitin ang kanyang ulo. Kung kaya pinasok niya ang larangan ng pagsasabong. Naging tanyag na sa bangero ng Prime Eagle DAKM, si Kong TV. Ngunit kanyang na-realize na hindi ito ang kanyang calling. Kailangan niyang hanapin ang kanyang sarili. Dito siya laging kumakain. Ang naging paborito niyang panulak habang kumakain ay Mountain Dew. Dito niya naisip mangarap na balang araw magiging commercial endorser siya. Lingit sa kaalaman ni Kong, makikilala niya ang isang taong magbabago ng kanyang buhay at tuturuan siya na maglingkod sa kapwa. Minsan habang nakatambay, makikilala ni Kong ang isang pulis. Nagiliw ang pulis na ito sa kanya dahil kasi siya nakakatuwa at sinabi na may opening sa Bureau of Fire. Dito na magbabago muli ang buhay ni Kong at papasukin niya ang larangan na pagiging isang bombero. Bomba. Nakapasok sa Bureau of Fire si Kong at naging isang magiting na bombero. Bomba rito. Bomba. Bomba. Dahil sa taglay na husay ni Kong sa pagbomba, umasenso ito at agarang na-promote. Nakapagpa-facial na siya at nadala niya na ang kanyang kasintahan at mga mahal sa buhay sa mga magagara at mamahaling kainan. Sa isang Halloween party sa Bureau of Fire, nagdamit ng ganito si Kong. Dito niya naisip ang hilig niya sa entertainment. Pinukaw nito ang damdamin ng marami at pinurso niya ang entertainment. Pinursige rin ni Kong ang hilig nito sa pagtugtog at sumali ito sa iba't ibang patimpalak sa telebisyon. Mahusay siya sa pagtugtog. Ninais niya rin maging isang rapper at naging matagumpay naman. Maayos siya naging karera niya bilang isang rapper. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Minsan, nalasing si Kong sa isa sa kanyang mga gig at nagmumog sa ere. Nirecord ito ng kanyang kaibigan at inupload. Agarang nag-viral sa YouTube ang pagmumog ni Kong. At dito na natin siya makikilala. Hindi nga pala niya alam may sasakyan tayo, si Tol. Hindi nga pala tayo nakamotor. Ako nga, Tol. Biglay mo, Tol. Biglay mo, Tol. Nakalimutan nga pala. Kaya pupuntahan ko lang sa gig. Sige, Tol. So, ayan, susundin ko na yun. Hindi pa niya alam, no? Na meron tayong sasakyan. Ang alam niya, meron tayong crab. Lam, tara. Sige na. Andiyan na. Ano yung pinahintay mo na? Oo. Sinundo kami, tapos sinundo ka namin. Yaman na. Kaya tayo mag-grab ngayon. Ayan, dito ka na sa harap. Ayan mo sa likod. Asan yung driver? Ha? Yung driver? Asan yung driver? Yung driver, ay? Woo! Ako yung driver! Wee! Yung driver din, ay! Gago hindi! Ang videong ito na in-upload ni Kong kung saan napagkamalan siyang Grab driver na kanyang girlfriend, walang kamangmuang na nakapundar na siya
ng sarili niyang sasakyan ay sobrang nag-hit at talagang yumaman na si Kong at nakilala na natin siya as who he is today. So dyan nakakabilib ka, Kong TV. James Reed, balang araw, makakasama rin kita sa isang... At nakasama niya na ang kanyang man crush na si James Reed. At hindi lang yon, natupad niya pa ang pangarap niyang maging commercial model ng Mountain Dew. Tuluyan ang yumaman si Kong kasama ang kanyang team payaman. Nakuha niya na ang mga gusto niya sa buhay. Anak na lamang ang kulang. At sa awa ng Panginoon ay binigay na rin kay Kong at sa kanyang iniibig ang pangarap nilang magkaroon ng anak. Inanunsyo nila ang pagbubuntis ng kanyang kasintahan sa pamamagitan ng isang vlog na pinamagatang Plus One. Labis ako na inggit, ngunit maligayang maligaya ako para sa kanya. Pero sino nga ba ako sa buhay ni Kong? Ako ang dati niyang partner sa past life namin nung panahon ng hapon. Sabay kaming lumaban sa gera. Chubby ako. At muli na naman akong na-reincarnate sa pagkakataong ito. Mas bata ako kay Kong. Nung mas bata pa siya, mas bata pa rin ako. At tinulungan niya akong umahon sa aking pagbibisikleta. Mas chubby ako ngayon, pero maligaya ako. Nag-cruise muli ang aming landas. Nais kong magbigay ng parangal at papuri kay Kimberly De Los Santos. Salamat sa pag-upload mo ng aming mga larawan. Guys, hinihiling ko na i-follow nyo si Kimberly De Los Santos sa Facebook at kung may YouTube din siya. At ganun din syempre si Kong TV. At ako, sana mag-subscribe kayo. Ingat.